gabi po. Andito na naman po si Michael Ju po para magbigay na naman po sa inyo ng isang guitar cover po with chords po. Sana po nasa maayos po tayong kalagay, naligtas po sana makapahamakan. Sa mga bago po natin subscriber, maraming salamat po sa pag-subscribe po sa ating monthly channel. Sa mga nananatili po sa ating monthly channel, maraming salamat po. Sana wag po kayo magsawang sumabay-bay at tumangkilik po sa ating monthly channel. Kumusta po ang lahat? Ang channel na ito ay nagtuturo po ng mga mabubabang chords po na tama lang po sa ating mga boses para po hindi po masyadong mataas, hindi po masyadong mababa. Kumusta po ang lahat? Malapit na po ang magpasko. Sana makabalik na po tayo sa ating normal na pagdiriwang, normal na kalagayan po ng ating mundo. At matapos na po ang pandemic na ito. Bago po ang lahat, tayo po ay magbibigay po muna ng Bible verse na makakatulong po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay po. Ang ating pong Bible verse ay magmumula po sa aklat ng Mateo 6:7. Nakalagay po dito, "At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila." Salamat po sa Diyos. Pinakang buod lang po nitong Bible verse na ito. Pag po tayo mananalangin sa Diyos, huwag na po nating paulit-ulit kagaya po ng, hindi na lang po ako magbabanggit ng mga religion. Alam na po niyo kung ano mga religion. Huwag po yung paulit-ulit dahil hindi naman po ano ng Diyos na hindi po maintindihan ang ating mga panalangin. Sabi nga po, bago po tayo manalangin, alam na po ng Diyos ang ating hilingin sa Kanya. Kaya wag na pong paulit-ulit kasi para pong ginagawang walang isip po ang Diyos natin, Diyos Ama po. Yung isang panalangin na lang po at didinggin po ito ng Diyos kung talagang karapat-dapat po na bigyan po tayo ng gantimpala ng Diyos Ama na nasa langit po. Hindi na lang po ako magbabanggit ng mga religion na ganun po na paulit-ulit po hanggang sa para pong wala pong alam ang ating Diyos Ama na pinapanalangin na natin. Yan po, common sense na lang po. Kasi po, sabi nga po, bago po tayo manalangin sa Kanya, alam na po natin, alam na po niya ang hinihiling ng bawat tao na lumadalahan sa Kanya. Salamat po sa Bible verse nito, Mateo 6:7. At sa pananalangan ninyo, huwag ninyong gamitin na walang kabulang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat inisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Salamat po sa Diyos. Ang ating pong pag-aaralan po ngayong kanta ay pinasikat po ni Freddy Aguilar po. Pamagat po nito ay Magdalena. Isa rin po ito sa pinasikat ni Ka Freddy Aguilar na big hit din po sa kanya itong kantang ito. Ito po ay para din sa mga babaeng mababang lipad, mga alam na po ang ibig sabihin na natin. Ito yung ginawan po niya ng kanta. Yung mga panggabing babae po na malalim po ang pinagugutan kung bakit sila nagkaganito po. Tayo po ay nasa key of D. Ito po ang strumming po nito. Sana po makasunod po kayo. Nakuha po ng strumming po, ganun lamang po, medyo mabagal po. Hindi na po natin patatagalin. Magdalena po ni Ka Freddy Aguilar po, key of D.
Tapos panaligo ka pa sa pag-ibig. Di ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ika'y namasukan sa mabinilapat pag mula noon binansagan. Kalapating mababa ang lipad. Hindi mo man ito nga isik e wala. Sa mundo tinitiis mo ang lahat ng kahirap ng kalagayan. Ang pangarap mo'y mayawin sa hirap. Kaya ika'y namasukan sa mabibinapagpag mula noon binansagan. Pasensya nyo na po ang boses ko. Focus na lang po kayo sa chords. Sana po nakatulong po ito kahit konti po. Maraming salamat po sa patulong na sumusuporta sa ating channel po. Kung gusto po ninyong ka-join po sa ating YouTube channel po. Meron po dyan join sa ating channel. Kung gusto po ninyong makakuha po ng mga sa ating perks na mga naka-include po dito, ikaw po ay makakakuha ng mga sticker po sa pagko-comment po sa ating mga channel po. Ikaw po ang unang makakalam ng ating mga vlog po. Basta marami pa pong iba. At sa gusto pong tumulong sa ating Gcash account po, kahit po piso po o dos po, kayo na pong bahala. Ipangtutulong po natin yan sa mga kapuspalad nating mahirap. Dahil po lalo na po sa mga tao lansangan po na kailangan po ng ating kaunting tulong. Kahit man lang po na kaunti po mapasayaman lang natin sila sa kanilang buhay sa pangaraw-araw na dulot po ng pandemic nito na talaga mahirap po. Ay, ito po ulit si Michael Ju po na nagsasabi po na kalimutan na nating lahat. Huwag lang po natin kalimutan ang Panginoon Diyos at tumawag sa Kanya sapagkat sa Kanya lang po tayo kumukuha ng lakas lalo na sa panahon ito. Hanggang sa muli po.